Okay, hi, hello everyone and every all. Today a bit busy we are, so maga akong not much busy but I feel tired, no, kasi early pa tayong gumising at naga linis ng sasakyan. So this time a little bit comfortable. So, gusto ko lang ipaabot sa mga OFWs natin na nandito sa Abu Dhabi, no? Sa dito sa UAE. We have this known as, called as repatriation para sa magbabakasyon or uuwi ng Pilipinas or magkaroon ng renewal and then renewal of contract, renewal of visa. So, kailangan po natin kumuha doon sa ating imbahada ng form, no? Yun ang susundan natin. Ipa-follow natin yung instructions doon at we can do it through online. Sa website is a search. Hi, sir. Dili na tamanguli ani, sir. Dili na lang tamanigulang ani. Kasi kahapon, I was there in embassy. Ilang tao lang ang nandoon, no? Tsaka pagkuha ng pag-renew ng kontrata ngayon, eh, hindi na kagaya noon. Kasi one page na lang noon, merong 5 yata, no, napipirmahan natin diyan, hanggang diyan lang sa embahada. Now we have to go to Tadbir, so hindi ko pa napuntahan yung Tadbir. After siguro maya visa will finish, renewal of visa, and then I will be there. Yun lang naman ang kailangan natin, ah, itong form. Research lang natin tong sir, ito ang pinaka-hate ko talaga. Ino na lang taan eh. Gani, no? Alam mo sir, ito talagang pinakano ko yung mag-appointment. Kaya nga ako napindi sa Pilipinas ng 11 months kasi pinainasa ko sa anak ko, no? Yung anak ko kasi hindi niya rin chinek yung visa ko na expire na pala. Ewan ko bakit, anong nangyari doon? Narenew ko na yung meron akong claim. Minsan pala ito, ha, tingnan natin pag nag-ano tayo, kasi ako ang gumagawa eh ng papers, no? ako ang naglalakad ng papers, I mean. So the first time na renew ko yung ano ko, yung kontrata ko at saka yung visa ko, that was my previous renewal. Dapat yung ating passport doon itatak yung sticker natin sa yung bag ko. Kasi mostly sa mga HSWs natin, amo talagang naglalakad, no? Kasi ako dito, ako na lang man din ang gumagawa. So the first time, ito lang ang wala sa ano ko, dito sa passport ko, itong sticker na ito. Kaya binara ako sa immigration when I come back here. Kasi when they check, the previous visa was expired, which is finished already. I've done in Taiping, no? Natapos ko na ng bayad sa typing, tinapos ko na lahat. Meron akong claim stub para sa aking Emirates ID. Kasi Emirates ID with your visa together ito sa pag-renew. Mariusip, bit-bit ko yung tawag dito. Claim stub ko for my Emirates ID, no? Claim stub. Ito lang ang hindi na i-advise sa akin. Junganga nga ako, pero wala nga akong alam, no? Dapat i-advise talaga ito ng typing. That's why when I knew it, so kailangan talaga ito. Pagkatapos ng visa papers natin, ito ang pinakahuli. Dadalhin ito. Ngayon, dati kasi pinupunta ito sa immigration, no? Ngayon, through postal na. No? Ibibigay natin yung passport natin at i-send back nila sa atin. Sila na ang mag, ano nito? Sila na ang mag send dito balik sa atin na naka-sticker na. Ito ay pinaka-importante talaga ito sa immigration, no? Hindi tayo makakabalik dito sa mga magre-renew pa ng visa nila pag hindi ito nakatatak sa ating pasaporte. Kaya yan ang tandaan natin. Yun ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko as OFW, no? Kasi ang daming biglang collapse ko noon. Biglang collapse ko talaga, kaya nagkaroon ng tawag dito,
utang mo, bayaran mo, na? Yan, hanggang ngayon. So, crying time. It's my crying time again. Na 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 na. Na, yun na lang ang ating sasabihin. So, sa mga gustong magbakasyon at sa mga talagang uuwi na finish contract, kailangan, kung finish contract na, tapos na yung visa ninyo, dalawa ang pipiliin ninyo. It's either ika-cancel kayo or it's either na i-renew. Kasi kung ika-cancel kayo at hindi kayo makapag-flight, obligado kayo na magbayad ng penalties every day. Okay? Remember that. Every day, magbabayad kayo ng penalty kung na-cancel na kayo. Ngayon, kung hindi pa kayo na-cancel ng amo ninyo, ang amo ang magbabayad ng penalties araw-araw po yon. So, kailangan na pag-expire na yung visa mo, may 1 month allowance yan, pagtapos na yung allowance na ibinigay, and then mag-uumpisa na po yung penalty. Kaya, sa mga gustong hindi pa man tayo maka-flight, no flight for this time, no? Wala pa rin flight ngayon. Kahit pumunta kayo sa embassy, kung hindi pa rin kayo, kahapon lang ako nandoon. We don't have flight for Philippines. Going Philippines, okay? So, repatriation. Ito lang i-ano natin, www.abudabike, no? Yung Abu Dhabi niya, ABUDHABIPE. Baka mapaul ako dito, no, na ibinigay ko ito, hindi ba? O, kasi information ito para sa atin mga kababayan na hindi makalabas, no, especially sa mga HSWs natin, okay? So, ikiklik lang natin yung gray button, ATN repatriation. Baka mapaul ako ito. So, sobrang tulong ko ng tulong ito. Baka ako ang hindi matulungan ito. Okay. Anyway, this is for the good of everybody naman. So, yun lang. Answer the Google form. Read and follow the instruction for repatriation. So, ito lang, no, ang kailangan natin. Baka mapaul ako nito, ha. Comments naman kayo dyan down. Kasi sinishare ko lang ito kasi hindi lahat ng mga OFWs natin na makakalabas ng bahay. At minsan may mga OFWs kagaya ko na medyo kunti lang ang kaalaman. Hindi naman masabihin natin ano, no? Pero pagdating kasi sa itong mga internet kure-kure, no? Wala talaga akong masyado dyan. Yun ang pinaka-laziness ko na point sa buhay ko. So, walwal lang ni ratio 101, but ning mga kuano kaganina ang ako ang sakyanan, dili mo andarin mo ni madam, i-check nimo ang wire niya, ay bahala ka diha, no? Bahala di na mo dagan yung sakyanan, ay di ko pagunita ng mga wirings diha. So that is my weaknesses. I have my oven, no? Ano tawag dito, oven, tawag ani aning isa ni. Oven siya o kaning for easy ko ano lang mag-reheat ka. So, hindi ko pa masyado nagamit yan. It's because of electricity wirings. When it comes to wirings, maano ako dyan, no? Takot ako dyan. Kahit sa mga LPG, maglagay ng gas, LPG, mag-connect, hindi ko pa yan tinatry, no? Yun ang pinaka-weakness ko na gusto ko ring i-overcome. So, ito lang. Okay, guys. And then, ito nga yun, repatriation application. Ito nga ang kinukuha ngayon para makapag-bakasyon tayo or maka-flight tayo. But the same time, mag-wait tayo ng time, ha? Wala pang flight ngayon, talagang walang flight. No flight going to Philippines this time. Okay? Ito naman sa pag-appointment natin, no, pag mag-renew tayo ng ating kontrata, meron po tayong schedule for further clarification, contact the following offices, office hours on Sunday up to Thursday, 8:30 to 2 p.m. 8:30 a.m. to 2 p.m. information
officers. Ito yung mga number na. Kaso lang, hindi ko masyado ito maano, no? Hindi ko kasi ito ma-share kasi baka ma-foul ako dito. Hindi ko kasi alam, hindi, nakalimutan kong magtanong dito sa security guard. But anyway, yun lang, sa repatriation lang, ito lang ang ibibigay ko, www.abudhabi. No? A-B-U-D-H-A-B-I-P-E .dfa, puro small letter ito ha, .gov.ph. Okay? Uulitin ko, www.abudhabi.dfa.gov.ph. Okay, www.abudhabi.dfa.gov.ph. So i-click lang natin ATN, no? ATN, big letters naman ito lahat. Itong website, small letters ito lahat, no? ATN repatriation. So i-click natin yung gray button. Okay? So naintindihan na natin ngayon. Anyway, thank you so much. Have a blessed day for everyone. Sa lahat ng mga manggagawang Pinoy, sa lahat ng bansa, tiis, tiyaga muna tayo ngayong panahon. Ano mang hirap at pasakit, wala tayong magawa. Stay strong, stay in positive, no? Manner, and be energetic, in good health always. Kailangan talaga ang kalusugan natin at itong pag-iisip natin nasa positibo. Kasi sometimes if we are chasing these things na hindi pa talaga pwede nating habulin, it will create troubles along our way. So sometimes hindi na kinakaya na ng iba nating mga kababayan, nagkukumit ng suicide, nagkaroon ng depression. Yes, it was done to me also. It was happened to me also. But thanks God, no? Ma-overcome ko naman yun. Kahit sisigaw ako dyan sa harap ninyo sa kaiiyak, okay lang yun. I am not shy, no? Kasi yun talaga ang way ko na para ma-refresh ko ulit yung ano ko, no? Yung emotional stress. Kasi hindi lang emotional stress, mental stress, physical also, no? Lahat ng parte ng katawan kumikilos para lang mabigyan, no, ng ano tawag doon, ay ma-sustain natin yung buhay na pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. So yun lang ang gusto kong ipaabot. Stay strong, stay healthy, be positive in mind, and God will bless us. God will give us time, the right time also for us to have this happiness in our life. Kung may tiyaga, may nilaga, no? Lihok tao kay tabangan tika, antusi usa ang mga panahon nga dili pa nako pwedeng mahatag ninyo tungod sa sitwasyon. So, God bless us all. Thank you so much. Yun lang muna ang gusto kong ipaabot. The more information ay been gathered, ipapaabot ko rin po yan sa inyo. Kung ano man yun ang ma-achieve ko, still you are with me, no? Kung ano yung magiging, yung kung anong meron sa akin na ikakasiya ko, iaabot ko rin yan sa inyo. Maraming salamat po at God bless us all. Hello, Rowena Flores. Thank you so much. Neil Alagos, Nergua. Hello sa mga Nergua families, Alagos families dyan sa Hacienda Maria, no? Pigkawayan, Cota Bato. Sa mga Banudan families dyan sa Pigkawayan, hello po sa inyong lahat. Lopez families, sino pa bang mga pamilya dyan sa Pigkawayan? Sarmiento, no, thank you so much to my main mentor, no, kay Sir Filino Sarmiento. Sir, thank you so much for being the father of one of the father of our alma mater, the Pigkawayan National High School. Hello pala sa aking mga kabatch, no, kabatchmate. Kumusta na kayong lahat? And then sana nasa mabuting kalagayan tayo. Hi, hello Sir Alan. Kumusta po? Hello sa mga taga Jensen. Hello sa mga full hensyo. Kasabaan dyan ko, ano yung bilin ako ma-pronounce yung tarong niya ako ang
ang inyong mga apelyido, no? Fulgencio, Fulgencio families, no? Kumusta na po kayo? And then, sino pa bang gusto kong batiin? Hi sa mga taga General Santos City, dyan sa may Bula, na? Sa may Bula, hindi ko naman. Hi, Lombaring families, dyan sa may Bula. Ano pa ganit ng ilahan ni Ate Sinaida, eh? Ate Zenny, apelyado. Usahay din ako kakakuan sa mga apelyado, no? Hello po sa mga taga-Bula. Thank you so much for being part, no? Of my life also when I was there, no? So, ilang taon din kami nakatira dyan sa may Bula, Jensan. And then, sino pa bang gusto kong pasalamatan? Sa lahat, no? Close to me. Ah, De Leon family. Nang General Santos also. Kay Mami Cura, no? Si Mami Cura, she is one of my companion, no? Destress OFWs when we are in Kuwait. Marami kaming pinagdadaanan na pwede namin ibahagi sa inyo balang araw. De Leon at Nudalo families ng General Santos City. Okay, thank you so much and babush!